matinding galit at emosyonal ang nararamdaman ng mga residente sa lungsod ng Iriga matapos nilang malaman na benepisyaryo at biktima sila ng maanumalyang disbursement ng 31 million financial assistance ng lokal na pamahalaan noong nagdaang administrasyon. At ang pinakamasaklap, dahil sa ginawang legislative inquiry ng sangguniang panlunsod na buking na pineke ang kanilang mga pirma, isang indikasyon o nagpapatunay na personal nga nilang natanggap ang pera na nagkakahalagang 1,500 hanggang 2,000 pesos. Maski nga wala itong katotohanan. Para sa kanila, hindi raw katanggap-tanggap ang pangyayari, lalo na yung ginawang pangungurakot ng mga opisyales kung saan ay ginamit nila ang Gender and Development Fund o GAD, particular ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS para lang makadilihensya. Amo na din sinabi ko sa bago, parang nandiit ako dahil isad ako sa ginamit ko mga taong nag-give up to ngaran at sa signature ko sa personal interest niya. Pero dapat sa residue ang ganun, baka itong perma ko po. Marat po sa bata. Para po kasi hindi po isay man po. Ang mga ipo po, talagang taagom ko drive eh, man lang. Natulong tabang po kung tanan to, kinding lang. Raot po sabot na, inarik po ka na, di man yung adikin ko makakapirma. Ayan, nasa to record, isa to ko, tapos itong signature, bago man nakalak ko, naangat ako. Kaya lang, kinontrol ko sa sadere ko, atakiyan nga naka ako. Maunungan sa nako. Talagang makulog talaga sa buo, lalo lang nila sa mga sakuyang mga tugang na yung ano ito na dapat talaga itong coin na ito, itong financial na ito dapat makakuha nila kang makaabot naman sa kuyang beneficiaryo. Hindi ang problema na ibang mga tao na nag-game kainin na managpipikan na mga perma. Ayon sa opisyalis ng LGU, patuloy ang ginagawa nilang investigasyon sa scam o anomalya, lalo na ang hindi makatarungang disbursement ng pondo na nangyari noong first at second quarter ng 2022. Aminado naman ang accountant ng LGU na naging emosyonal at hindi napigilang maiyak na may nangyari ngang irregularity sa transaksyon sa journal entry voucher na sangkot umano ang ilang matataas na opisyal sa pumumuno ni dating Alcalde Madel Yorobe Alfilor, kabilang ang kanyang staff at department heads. Kailangan daw itong makasuhan dahil hindi biro ang ginawang pandarambong at panluloko sa 15,000 na residente. Makaherat ang mga statement kang mga napapangaranan saka naiimbitaran na mga imbeltong tao sa sinasagibong Madela scam. Ang gustong sabihin kang model, malicious allocation, disbursement, incasement, liquidation na scam involving more than 31 million pesos intended sa AX. Ang AX, Assistance to Individual in Crisis Situation, dahil ang tama saka dapat na recipient kayan itong marginalized sector. Senior citizens, persons with disabilities, farmers, transport sector, solo parents. In fact, itong mga victim kang violence against women and children. And it so happened na upon verification and request of the liquidation, nahiling mi po na ang not less than 15,000 beneficiaries are all telling na they did not receive any amount. 1,500 sa senior citizen and all other sectors na kaibanan sa dapat tinawaan kang 31 million na plus na kantidad, peke ang mga pirma. Number one, kailangan mo mabigyan ng justice yung more than 15,000 inhabitants sa Iriga
na pinay ko yung perma, pinalabas nila, naka-receive ng 2,000. And yet, wala kahit isang naka-receive. So, medyo nakakalungkot yan na intended para sa mga naghihiram na pamilya, kinurakot pa. So, that's very bad. Samantala, sinubukan naman ng DHTV News na kunan ng reaksyon o pahayag ang dating alkalde patungkol sa issue, subalit hindi ito sumasagot. Cecil Velarde, DHTV News.